See, Jason Ivler was trained. He's one of the best soldiers the world could ever produce. And yet he'd rather... He can enter your house and kill every person in your house and leave without you ever knowing he even came. Wala namang nakakakilala sa akin. Unknown? The Abyss? Tungkol din sa childhood ni Jason, firstborn siyang sa mga lola niya at lola niya sa States. So talagang paborito siya ng lahat. Tatlong taon siya ako. Punta yun sa kwarto ko. Andun na siya sa gilid ng kama. Magigising ako. Andun lang siya. Andun siya sa talagang tabing-tabi ko. Tapos maglalaro lang siya dun ng tahimik. Hintayin niya ako magising. Parati kami magkasama. Hindi kami nag-iwala. Remember, namatay yung tatay niya. Nagkasama kami sa matinding sakit. And it was like intense love and pain. Pinagsamahan namin. Kahit na namatayan siya ng privileged si Jason. And nagbibiyahe na kami from the time na 6 months lang siya. So dahil siguro exposed siya, iba rin yung pananaw niya. My son was already handcuffed. Trinato na parang baboy yung anak ko. I will always be proud of Jason Ivler. I know Jason Ivler. You don't. They don't. The world does not know Jason Ivler. The world doesn't know who I am. I do. Actually, I really don't care. Hindi naman nila kami maiintindi ng mag-ina kasi napakataas po ng antas ng intellect naming buong pamilya. Yung mga taong galit sa akin, hindi niya talaga ako maiintindihan. Bumaliktad man ang mundo at impyerno, kasama na ang langit, hindi niyo talaga maiintindihan ang utak ng isang henyo. Wala na tayo. Bilang ina, malaki ang ating papel sa paghubog ng pagkataon ng ating anak, Marlene, di ba? Although we can only do so much, right? So, paano naka-apekto sa pagkataon ng anak mo ang tingin mo'y pagpapalaki mo sa kanya? Sinunod ba niya lahat? Or later on, did he find friends na... Actually, si Jason, anghel ng buhay ko yun. Ako yung demonyo eh. Yung anak ko yung anghel. Ba't naman sinasabi mong demonyo ka? Eh, ako yung salbahe. Si Jason... Hindi. Hindi. Si Jason, anything I wished. Mm-hmm. Wala kaming struggles. Wala kaming ganun eh. Kasi makita lang ni Jason na malungkot yung mukha ko. Hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin. Alam Mama din, kasi ang ano niya, priority hindi, niya. Yung hininga ko tsaka hininga niya, parang iisa. Hindi nga normal eh. Hindi. Ganun kayo ka-connected. Oo. For example, nung nag-graduate siya from college, tumawag siya sa akin. Sabi niya, I don't want any gift from you. Diba? Dapat ako magbibigay ng graduation present. Meron siyang sports car, Mercedes-Benz, 1 year old. Sabi niya, I'm giving you my car. Sabi niya ganun kasi lahat buong buhay ko, ikaw na nagbigay sa akin. So sabi niya, this time, ako ang magbibigay sa'yo kasi papunta na ako ng Iraq. Baka hindi, papunta na siya ng Iraq noon. Baka daw hindi na siya. He's a U.S. Special Operations Forces. A U.S. Special Ranger. Special Ops siya. Para siyang si Jason Bourne na totoo. Oh my God. So sabi niya sa akin, baka daw hindi na siya lumabas ng buhay sa Iraq. And sabi niya, he wants to give me a present. Because he would like to die knowing that he gave me something that matters to him. Iba si Jason. Hindi normal na anak si Jason. Ang kaso, si Jason ang nasangkot. Diba? Doon sa dalawang kaso, dalawang krimen. Yung dalawang krimen na yon, unang-una, yung isa, tapos na yon. Alin doon ang tapos? Absolvo na yon. Yung car accident. Yung reckless imprudence. Okay. Yung sinasabi ng tao, nakapatay anak ko. Hindi nakapatay ang anak ko. Accident, car accident yun eh. So, an accident. So, tapos na yun, okay. Nanalo kami.
Ngayon naman, ang pangalawa, yung Renato Ebarle Jr. case. Yan yung ongoing. Ayan yung ongoing. Kailan sa akin siya, kayo kumusta? Kailan siya umano? Kailan yung time na pinakita dun sa video kanina na they were getting him, you were saying, you're taking my son and stuff like that. Wala kasi akong kilala, kahit na lalaki, kasi tapang ko eh. Okay. But no mother, no parent, no one in the world was born prepared. No mother was born prepared for something to watch these people. They tortured Jason in front of me. Did you and Jason have a chance to talk before they came? Kasi sa'yo mo, very open kayo sa isa't isa eh. Meron ka bang mga tinanong sa kanya? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Alam mo, sa kaya kong sagutin yon. Kaya lang magagalit si Jason pag sinagot ko. So hindi ko na lang sasagutin. Okay, sige. But remember, kaya ko pong magpalabas ng tao dahil trabaho ko to, in and out of the Philippines. Maraming exits, maraming entrance. Kahit pwede sa kang naiya, magbigay ng visa? Pwede kong magpalabas, pasok ng tao dyan, walang nakakaalam. This country allows members of the triad and Yakuza to come in and out of the Philippines. Walang nakakaalam. Naiya. Maraming exits. So, kung kaya kong magpalabas at magpapasok ng taong ganun, yung anak ko pa kaya? Okay. The only reason Jason is in so jail is because he wants to stay. Ayaw niyang umalis. Ayaw niyang umalis ng Pilipinas. That's the only reason he's in jail. Ayaw niyang umalis. So mas gusto niyo nakakulong siya kaysa kaya mo ayaw siyang umalis ng Pilipinas. Ayaw niyang umalis ng Pilipinas. It's very complicated. You have to read my book to understand. Oh, sabi mo required reading to saan? University of Baguio under Popular Literature. Wala ka ba dalang kopya? Ikaw naman. Meron. Mary Jane, kumuha ka. Tingin na lang dyan mamaya nang mabasa ko. Actually, si Boy Abundas, nung binasa niya, sabi niya sa akin, when he started reading, he did not stop until natapos niya yung I'd like to read it. Yeah, I'd like to read it. Yeah. Sa kinasangkutang gulo ng anak mo at sa pagkakakilala mo sa anak mo, tingin mo ba meron siyang kakayanan na gawin yung inaakusa sa kanya? The way that you know him. Si Jason Ivler was trained. He is one of the best soldiers the world could ever produce. And yet he'd rather... He can enter your house and kill every person in your house and leave without you ever knowing he even came. I'll just ask you this. Sa paglaya ni Jason Ivler, ang gagawin ba niya ay makabubuti or makasasama? It depends who you are. Depends who you are. Makakabuti sa iba, makakasama sa iba. Makakasama no, sa gobyerno? Absolutely. Ah, okay. Sige, sige. Makakasama sa gobyerno, makakabuti sa tao. Ah, okay. Sige. Huwag naman siya mag-assassinate kahit kanino, ha? Anyway, ako na lang. Ang pagbati ko sa pagiging ina ni Marlene, haharapin niya sa ating pagbabalik. Lalo. As a mother, sana pag lumaya si Jason, anak, umalis ka na lang ng Pilipinas. Kasama pa rin natin ang pinakamamahal na ina ni Jason Ivler, si Marlene Aguilar. Marlene, suspect nga ang anak mong si Jason at pinaghahanap noon ng batas, hindi ba? Sa mga panahong yon, ano yung naging dalangin mo para sa anak mo? What were you wishing for him, hoping for? That he should fulfill his destiny like me. Ano yung tingin mong destiny ni Jason? So, hindi kasi ako pwedeng magsalita for Jason eh. Baka nanonood yun. You can't talk about what you think his destiny is. Kasi sinasabi niya parate. Sabi niya ganun, why are you always talking about me? Sabi ko, because they ask about you. Sabi niya, you cannot speak. No, he's kind of controversial. It's not like he's a stranger. You cannot speak for me. But what do you think as a mother? You have that right, don't you? Ako, hindi yung destiny niya. Yung destiny niya, that's up to him. Okay. Pero ikaw ako, as a mother. As a mother, sana pag lumaya si Jason, anak, umalis ka na lang ng Pilipinas. Anong feeling mo nung nauwi sa madugong shootout, yung insidente na kinuha si Jason, yung lumabas pa yung part of his intestines, di ba? Hindi niya napapansin, hindi ako umiiyak, nagbabarilan sa bahay ko.
Hindi ako umiiyak, hindi ako sumisigaw. Umiiyak na lang ako nang nasa headquarters ako ng NBI eh. Kasi because you saw the wound or why? Hindi ako umiiyak noon. Kahit nakita mo yung anak mo nakalabas ang bituka? Hindi ako umiiyak. Titingnan, bakit ako iiyak? Kung umiiyak ako, mas kawawa yung anak ko. So what were you pain, feeling? My pain is his pain. Ba't dadagdagan ko pa yung sakit na nararamdaman ng pero anak ko? Inside you, boiling hindi ka. Hindi na nila maaarok yun. Matakot sila sa taong hindi umiiyak pag nakakita ng ganun. Sabi nga ng chief ng NBI agent ng raid sa amin, patay na yun. Yung dalawang nagpahirap sa anak ko, patay na rin sila. Sabi ng chief ng NBI na nandun, sabi niyang ganun. Di ba kayo nagtataka yung nanay ni Ivler, nagbabarilan na, hindi umiiyak, hindi nagwawala, walang reaksyon, tinititigan lang tayong lahat. Sabi niyang ganun, matakot kayo sa babaeng ganun. Sabi mo na iyak ka, saan? Nung nasa NBI headquarters na ako. Bakit? Kasi sabi po ng mga lawyers ko, pag hindi ako umiyak, hindi niyo ako maiintindihan. So, totoo bang nagdadala ka ng mga babae? Naku, magising po tayo sa katotohanan. Hindi na kailangan magdala ng babae sa kulungan. Andun na sila. Ay, hindi nga. Dumanong ako sa bilibid eh. Hindi nga. Marami akong friends doon. Hello sa inyo. Namimiss ko na kayo mga sila, nasa bahay mo. Andun na sila. Hindi ko na kailangan magdala ng babae. Andun na sila. May bibisita sa Sputnik, limang kasamang babae, nagkalat na sila doon. Hindi ko na kailangan magdala ng babae doon. At nakapila sila. So never sila. Ka nagdala ng type ito, magdadala. Of ano lang ang ginagawa mo, dinadala mo lang siya? Mm-mm. What is important is, nag-uusap kami. Tapos yung mga pinag-uusapan namin, hindi din pinag-uusapan ng mga normal na mag-ina. Sa mga kinasangkutan nyo ng anak mo, binatikos ka ba ng maraming tao bilang ina? At naku, lahat na ng salita itinawag na sa akin. Bakit? Dahil, bakit ka binabatikos? Because feeling nila, kahit anong gawin ni Jason, kakampihan mo. Actually, Sharon, wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Ang pagmamahal ko sa anak ko, hindi magbabago eh. Hindi talaga, kahit mamatay ako ng 10 beses, mahal ko as anak ko. So kahit anong, let's say, nagkaamali si Jason ng 10 beses, wala namang kinalaman ng pagmamahal kung tama o mali yung tao eh. So, right or wrong, mahal mo yung bata. Well, bakit magbabago pagmamahal? Hindi, syempre. Anyway, nakilala ka bilang ina nga ni Jason, hindi natin maiwasan, no? Paano nga ba si Marlene bilang ina sa ibang anak naman niya? Pakinggan po natin ito. If I had to describe my mother in one word, it would have to be challenging, but not in a bad way. Challenging in the sense that she encouraged me to push my boundaries and exceed my limitations to ensure that I was the best I could possibly be at any given thing. At a very young age, she taught me the value of the brain, to think and to question, to make meanings for myself rather than relying on other people's views. To always strive to unlock the capabilities of my intellect and ultimately capitalize on its fullest potential. I love you very much, Mom. Thank you for laying the foundations down and contributing to the factors that make me who I am today. Wow! Napakagwapong bata. Naku, yan ang demonyo sa buhay ko. Si Jason ang angin. Bakit naman? Ang demonyo. Ang sama mo naman. Yeah, proud siya doon. Isang ina demonyo. Proud na proud si Colby. Isang anak demonyo. Isang angel. Eh, sabi ni Colby, the devil is more interesting. Oh, dear Lord. Anyway, hindi man maintindihan ng ilan si Marlene sa pamaraan niya bilang ina. Pagmamahal sa anak pa rin ang namamayani sa puso niya. Thank you, Marlene, sa pagiging matatag na ina sa kabila ng isang damakmak na kontrobersya. Thank you so much for being salamat with us ko. Also. Thank you. Iba-iba man ang mukha ng ina. Iisa naman ang pintig ng puso, ang wagas na pagmamahal at pag-aaruga sa anak niya. Mali man o tama para sa ibang pamamaraan ng ina sa pagpapalaki sa kanyang anak. Isa lang ang hangad nito, ang kaligayahan ng kanyang anak. Ako po si Sharon, isa ring ina. Lagi niyo pong kasama, kapatid. At kalesa kami noon, no? Tapos yun yung time na dumating si Wingard Tracy, the late great Wingard, na yun yung siya yung talagang nag-bold sa side eh. Ano pa yung
yung mga dreams mo sana kung hindi ka naging director direct? Gusto ko maging dancer, parang sex bomb. Kakatawa? Kapal! You